Araw-araw ka bang nagdidilig ng iyong mga halaman? Mahilig ka rin bang maglinis gamit ang tubig na may malakas na pressure? O kaya na may maligo araw-araw gamit ang shower para naman makarelax ang katawan sa sobrang init ng panahon? Sa setup na ito mga idol, hindi po tayo gagamit ng anumang motor o water pump. So, we don't have any power consumption here. Gola lang yan! Ang requirements lang po dito ay mag-exercise ka para makapag-produce ng malakas na pressure. Paano nga ba gawin ito? Umpisahan na natin mga idol. Ito mga idol, yung normal na Jetmatic natin. Bale, nag-connect lang po ako ng isang 1-inch na PVC pipe. Tinalihan ko nga lang ng rubber para hindi po mag-leak. Transfer the water from Jetmatic to pressure tank. Bale, nag-connect din po ako dito ng 3/4 na non-returnable valve para hindi po bumalik yung pressure at tubig. Sa ngayon mga idol, wala pa po akong mga connector na tama sukat, kaya po tinalihan ko muna ng mga rubber para hindi po mag-leak lamang. And then sa baba naman po mga idol ay nag-connect po ako ng isang pressure gauge at isang ball valve para sa control po ng shower. Lumang shower po ito na kinabit ko dito, at yung pressure tank naman po ay sa 20 years na pong hindi nagagamit na nasa likod bahay lamang po. I connected also one transparent bottle para magsilbi pong level indicator. And another bulb here for another purposes tulad ng pagdidilig ng halaman o paglilinis. So ito po mga idol yung normal process ng ating Jetmatic. Ang setup natin mga idol is to transfer the water from Jetmatic to pressure tank. At paano natin gagawin yon? Ang kailangan lang po natin gawin ay itulak po natin ito pong nakikita nyo pong bilog na lock para po bumaba yung bunganga po ng puso. And then sa ganito pong paraan ay madadivert na po ang tubig sa pressure tank. As I said before, mga idol, wala pong electricity involved dito. Ang kailangan lamang po dito ay mag-exercise. At bago po tayo mag-umpisa, siguraduhin pong lahat ng valve na connected sa pressure tank ay nakasarado. At kung okay na po ang lahat, ay pwede na po tayo magbomba ng gripo. Mag-exercise tayo, mga idol, habang nagbobomba po tayo ng Jetmatic. At ang tubig po ay natatransfer sa pressure tank, ay nagbi-build up din po tayo ng pressure at the same time. Sa bawat pagtaas ng pressure ng tangke mga idol, ay sigurado pong gaganit din po ang pagbobomba natin ng Jetmatic. Magandang exercise ito mga idol, lalo na doon sa mga tipong gustong magpalaki ng baraso at saka ng chest. Bagay na bagay ito. Ang ingay na naririnig nyo mga idol ay likha ng non-returnable valve. Sa bawat pagpasok kasi ng tubig ay nagbubukas ito at nagsasarado naman para maiwasan ang pressure na lumabas. Ipagpatuloy nyo lang po ang pagbomba mga idol hanggang sa maabot nyo yung required pressure na kailangan nyo. Para sa akin kasi, yung 2 bar to 3 bar is sapat na para sa pangangailangan ko. Tingnan natin mga idol kung ilan na nga ba ang pressure na naproduce ng ating tangke. So ito po ay 3.5 na, more than enough na para sa pangangailangan ko. Hindi rin po maganda mga idol yung sobrang taas ng pressure na ipoproduce natin. Una, mahihirapan na po tayo sa pagbomba ng Jetmatic dahil sa sobrang ganit na. And then, pangalawa po, baka po bumigay yung sapatilya ng ating Jetmatic. Kaya dun lang po tayo sa eksaktong-eksakto lang po na kaya po natin bombahan ang Jetmatic. So ito na mga idol, check natin yung ating shower. Ayan mga idol, malakas ang pressure kasi nga po 3.5 po yung na-produce natin. And kung gusto nyo naman po, pwede nyo pong kontrolin para po maiwasan natin ang mabilis ang pagkawala ng pressure. Is kontrolin nyo po yung ating ball valve. Kung magsha-shower ka lang, yung 3 bar na na-produce mo is more than enough na. Magsasawa ka na lang sa paliligo, hindi mo na kailangan magbomba pa. Ngayon, subukan naman po natin yung ating hose na panlinis. At ginagamit ko rin pong pandilig sa halaman, pinapalitan ko lang na mas mahabang hose. Ito na po mga idol, kitang-kita nyo naman, malakas po ang pressure. Napakaganda pong panlinis. Actually, ang pressure hose na ito ay ginagamit ko na rin po sa aking paglilinis ng sasakyan. So napakaganda pong pangkaruwas nito. Mas maganda po sana dito mga idol kung dalawa po kayo. Isa po yung nagbobomba ng Jetmatic, and then isa po yung nagdidilig. Lalo na po kung malawak ang inyong garden. Sigurado, matagal po ang inyong gagawin pagdidilig. So sa ganitong paraan po, hindi po basta-basta mauubos ang pressure ng ating tangke. At dire-diretso lang po ang inyong pagdidilig. Subukan naman natin mga idol yung pagdidilig ng mga halaman gamit ang mahabang hose. So tingnan natin kung epektibo or maganda nga bang gamitin ito para sa pagdidilig ng mga halaman natin sa ating garden. Sige, pabukas! Yan po mga idol, ano bang masasabi niyo dyan? Sa tingin ko naman po is okay naman po yung pressure at napakaganda pong pandilig ng halaman. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga idol kanina, sa pagdidilig po ng halaman
ay mas maganda po yung may kapartner ka. Isa po yung nagbobomba ng jetmatic at isa po yung nagdidilig. Dahil minsan po, malawak po yung ating garden and marami po tayong kailangan diligan. So, para hindi po tuluyang mawala po yung pressure ng tangke natin, is dapat po may kapartner ka po na continuous din pong nagbobomba po ng jetmatic para at least napapalitan po yung pressure na nababawas sa tangke. Ang ganitong paraan ng pagdidilig, mga idol, is kayang-kaya po ng mga bata. Isa pa po is tuwan-tuwa po sila dito dahil para lamang po sila naglalaro. Habang ikaw naman po ang nagbobomba ng jetmatic. At kung gusto na po ninyo muling ibalik ang ating jetmatic sa kanyang normal na process, ay ganito lamang po ang inyong gawin. Maraming salamat po mga idol sa panonood ng video na ito. At hanggang sa muli po. And God bless you all.